Anarchy Bootcamp. Kung mag-all ba ang ano? Jenny? Galing din ng ano, galing din ni Sensui kasi talaga. Oo. Di biro yun eh, pa-playing under pressure on the Roger. Hindi nga siya nagmamalalim eh, pagdating sa dives, talagang malinis lang. Tapos nakuha niya yung retry. I don't believe na mahina mag-retry yung Claude. Rather, mas magaling lang, mas relax lang mag-retry ngayon dito si Sensui. So, eto na, blue side ang Anarchy Prop. JNA naman on the red. So para sa akin gumana yung ano eh, kakaibang lineup ng JNA eh, no, with Lilia. Oh, tsaka nagkatalo-talo lang dun sa ano, nagkatalo-talo lang dun. Ay, ang problem ko lang wala silang talagang grabbing front. Yung Cho tank medyo ano eh, conditional na front tank, no? Oo. Tsaka napapansin ko dito si nanonood ako dito sa live, nagsisino ora na yung mga tao galing dun sa Anarchy Bootcamp. From sila Oscar tol, sila OJ. Nagnanooro na dito, tsaka sila air. Kasi talaga mainit dito. Again guys, best of 3 po ito. Kung fan kayo ng JNA, kaya pa makabawi dito ng JNA. And if ever man, fan kayo ng Anarchy, maaari nila i-close itong series na to at ipadala ang JNA sa lower bracket. Okay. Okay, 1-0 ha, 1-0 para sa pabor ng Anarchy here. Ano pala to? Itong playoffs na ba tayo? Playoffs na to. Ng Pro Division. Ano na to? So may lower bracket na nga. Okay. Your team double eliminations then. Double eliminations tayo para sa ating playoffs. Okay. Anarchy remove the, there's a target ban. In Anarchy remove actually the club. Doon. JNA naman, they still don't want to deal with the Phobius. They still don't want to deal with the Paquito. Matilda. Baka ibibigay ng JNA yung Lunox. Kung kukunin man yun ng Anarchy, kung ako sa kanila mag-Benedetta na lang, kunin nila yung Benedetta, in my opinion. Yun. Kaysa sa Lunox. Oh, kunin na talaga. There you go. Your team is and Benedetta para sa side dito ng Anarchy. Kukuha to ng Lunox. Tsaka... Ay, naku. Akala ko Mathilda. I think Lunox eh. Kuhanin nila yung Lunox dito. Tsaka Lunox Haya. Pwedeng... Oh, Lunox Haya. Yan yung nakikita ko din para dito sa side ng JNA. XP pala, buhay pa. Or safety ka lang. Sino? XB. Ah, o yun. Pwede ka, XB Hayabusa. Mas... XB Haya nga, pwede. Or Lunox Haya. XB Haya. Oh, pero dapat isa dito, Haya. Ayun. Haya. XB Haya nga. Okay, XB Haya ka. Tapos, ewan ko maglulunox pa rin yung kabila. Feeling ko kailangan na nila sagutin yung XB. Pwede. Pwede silang kumuha dito ng Ling, tingin nyo? Ling... Pwede namang Johed muna. Ganon. Para Johed. Safe ka. Tapos yun. Oh, yun nga. Ling Johed. Ling Johed or... Nagpakita nyo na, no? Ano nga ba mga magandang pang-stop dito kayo, no? Kaya Hayabusa, Eudora, Aurora, yung mga may mabilis na pang-pick-off. Joy, Blacking in. Actually, mas gusto ko pansinin yung Xborg eh, kaysa sa Hayabusa. So, you'd go with Johed. Pwede ka mag-Farsa. Sa totoo lang, para talagang, although risky against the Hayabusa. Pero, ayun, they went with the Harley. Kakaiba. Ang dating kasi about Harley and Hayabusa kontra Pelohan, no? They're eyeing yung Anarchy, willing to give away siguro ng Anarchy yung Farsa. Kung sakali naman magkaroon ng Harley. Pero ang Joed, ang Hayabusa Harley kasi Proc B, early game, you go to the Harley. Hayabusa, late game, you go to the Hayabusa. Pero sa totoo lang, yung mechanics nila, napaka-similar. No? Sobrang similar lang. May talon, no? Mas marami lang talon ang Hayabusa compared to the Harley. Oh, pero yung specific pick of Rafael. Yung nilalagay nito. Now, JNA going in for that Rafaela. Para sa side nila, I believe that is a tank Rafa. Para sa kanila, okay. Mamamain nila to eh. Ano na to? Pepwersahin nila yung turret dito. Ang kailangan lang, mas maging mabilis yung salubong ng Anarchy. Or, dun sila sa hero na kaya mag-clear ng wave na sobrang bilis. Like for example, yung Farsa, Chang'o. Ano pa ba yung mga hero na... Grak! Pwede. Nga. Tingnan natin na Anarchy already removed the Lunox here kasi feeling ko yung first rotation na picks nila kung talagang punk, Rafaela. They're able to at least answer each other here and they feel like yung next pick nila, kung biban nila kasi yung Lunox, pwede pa sila pumili kunyari Esmeralda, they can pick yun nga, yung Grak or, those slow, very slow na mga heroes.
that cannot necessarily withstand yung DPS ng Lunox dito. Ling and Saber, actually Saber ban is really good. I really dig the Saber ban. I think it's very very wise and informed, not to mention yung Ling din. So mas mataas yung freedom ulit ng ano ng Rafaela dito sa side ng JNA. Anarchy still eyeing on actually dropping their final ban in this game. Pili ko baka lumiko pa nga sa Eve tong Anarchy eh, no? Pwede. Pwede, oh. Pwede pa mag... At chumachat pa talaga. Ano, Shin, si Zero Blue na. Sabi sa akin, tutuluyan talaga namin yung tournament nyo. Your team is... Mainit talaga. Mainit talaga. Yan. Tignan natin ha, kung matatantusan talaga nila to. Again, going in for the fourth peak. Nabanggit na natin kanina, open pa din yung Kaja. Pwede nilang saluhin ang Harley dito as well as Benedetta. With that Kaja, maaring gumana para sa ito ng Jenny. Bantayan na lang natin, no? Very interesting on that Natalia peak. Probably kasi that's a very much direct counter onto the Harley. And Anarchy is doubling down on this Harley. Feeling ko Red 3 Harley na to eh. Para sa akin. Pwede ka pa magano ha. Pwede ka pa actually pumili pa rin ng another mage sa side ng Anarchy. Kung sa side lane mage mo yan, for example, you could go with the Alice. Or, alam mo yan, Harith, at least your team is picking. Okay. Feeling ko Harith eh. Harith side lanes kung sakali man. Sa Anarchy? Oo, sa Anarchy. Kung... Baka lang magka-problema sa Aya. Yun na. Pero okay siya sa X-board, no? Oo, kung harapan. Yun kasi, na. Ang tatagal sa laban dyan, eto si Lapu eh. Lapu XP. Hmm. Diba? Yun yung parang pinaka nakikita ko dito para sa side dito ng Anarchy. Or babalik sila sa basic nila, Harith Kagura. Kasi pitpita na to eh. Going in for the game number 2. Mas maganda kung medyo close nila to na maaga. Babalik to sa ano nila, sa comfort pick. Para sa side ng Anarchy. Parang ang hirap na rin pala mag-alis kung may lapu-lapu. Parang ganun. Oo. Kasi chop-chopin lang nila lapu-lapu even in the late game yung Alice. Ewan ko rin kung pwede yung Esmeralda. I'm actually eyeing probably... sa ewan ko kung pwedeng Cho, ganun. Or Dulis Nakaban kasi yung pakito. Ewan ko kung pwede ring Tams. Par sa Harith na lang. Ayun, par sa Harith nga. Lambot ha? Sa JNA... Hindi ko alam kung anong pipick pa talaga nila dito. And naging sakit to ng JNA kanina. Kung hindi sila kukuha ng plan B, nakita mo yung nangyari kanina sa Claude, di ba? Doon lang nagagaling yung damage nila. Pero piling ko kailangan Eve talaga. Eve, pwede. Sa akin lang. Ang hirap na... unless i-hard go mo yung Parsa ng sobra-sobra. Ewan ko lang kung sinong iapang hard go mo sa Parsa. Pero dapat may sumusuporta dun sa lapu-lapu. Kulang, promise, kulang yung Rafaela kahit even X-board kung haabante ang lapu-lapu. Nakikita ko kung tank Rafaela, then you could go with him. Tignan natin kung anong magiging last pick dito for the side. That is the Esmeralda. Inilagay dalawa na. Dalawa yung magdadive. Dalawa yung dadive nila. May Harith din. So I think that's really the plan. Just really to chase down. Things are looking... I'm not sure if it's really pretty even. Actually... because of the 5-band setup, no, considering my experience of casting MLBB recently, ngayon lang ulit ako na medyo nakakagulat yung mga running picks talaga dito. Iba kasi pag 5-band, no, talagang daming napipick na hindi usually napipick compared to the 3-band setups. Sobra. Iba yung antakbo ng drafting dito. Now, sa ganyang lineup, Retri XP to. Retri XP ang nakikita ko dito. Para sa side ng Jenny, tapos Rafaela, Lapu side lanes, Lapu SP side lanes. Hindi ko lang sure kung paano yung linya yung ano. May support Haya ako nakikita eh. Ayun, malala. Hindi malala, pero kakaiba yun ha. As in, it's very, very, very interesting to look at. Oo. Tingnan natin guys kung masesecure na ba ng Anarchy ang game number 2 or babawi etong side ng team. The way I see it, JNA. The way I see it, considering the gameplay na na-witness ko kanina kay Fly Solo no sa Rafaela, I'm actually leaning more onto the side ng Anarchy kasi andali pull off nung lineup din. May Farsa ka, may backline ka,
no? May harit ka, ganyan. Pero kung mag-fly yung Esmeralda, basta hindi mabehind yung Esmeralda, yun lang pala. Basta hindi mabehind yung Esmeralda, lista mo na. Lista mo na yung JNA. Kasi yung Esmeralda, na nasusolve niya halos lahat, except the Parsa. Yun lang yung nakikita ko. Buwang magandang ano, magandang lineup ng dalawang kupunan. Magiging issue lang din talaga nila dito later on is yung Harith talaga eh. Pag ito naka-early, dun ano, dun may hirapan yung Esmeralda. Tapos kailangan niya i-sustain or i-endure yung damage na ibibigay sa likod mismo ng Farsa. Yan ang ano, yan ang magiging issue nila diyan. Farsa Harith para sa ano? Para sa Anarchy. Ayun ba, batay na lang natin guys, no? Also kailangan niyo batayan din yung dalawang course natin dito. Again, the core of JNA did scale into the late game, handling on that cloud, even earning a ban, diba? A target ban mula dito sa papatungo dito sa ating game number 2. Pero iba yung pinakita naman ni Setsui. It's not just about consistency on getting your scale onto the late game, but also on making the place under pressure. And that is actually on the retry security, no, na nagagawa ni Setsui on that Roger nung game number 1, no? Hindi siya nagpatinag eh, kahit lamang yung JNA. Talagang tinake time lang, di ba? Tinake time lang dito. Let's see kung mako-close out na nga ba to. Again, ng Anarchy guys, match point para sa kanila. Aabangan natin or JNA can go for the game number 3. Ito nga, no, talagang yung mismong hero nila. Support ano nga? Support Haya. Which is, napakadalang din talaga natin makita, Shin. Eh. Sobrang dalang na makakita ka ng Haya support. Pero mukhang pagaganahin to ng side dito ng JNA. Snatch! He was able to snatch that Lito Wanderer. Ano lang siya, galaw-galaw. May retry, ayan na naman eh, may execute naman eh. So siguro baka ganun. Early lang. Oh. Diba? Galaw-galaw lang. Oh, not really on the scaling. Because the scaling is dropped towards the Xborg eh. Malalaman natin. This is gonna be very, very interesting. Tsaka, piling ko ang plano ipa-transition kay Eren pag late game. Split pushing na Hayabusa. Mm-hmm. Diba? Magkakaroon kayo ng 4-man mataba si Demon CJ because of the Xborg on the retry. Tapos si Eren naman dito kahit hindi ganun ka-super solid sa items. At least because of that high and dry, kaya niyang i-handle ng mataas-taas or meron siya good damage naman pag nag-solo lane siya. Oo, kung may masalubong nga rin siya sa jungle eh. Yun yung nakakatakot sa isang Hayabusa with that high and dry. Auto pick off ka talaga. Now, umiikot dito ang Anarchy, gusto nilang banggain si Esmeralda habang maaga, masasalubong naman ni Trevor. At alam naman ng Anarchy, nakita rin sila ng mga member dito ng JNA. They're going in for the reset, I believe. Aalis muna, medyo nasayang lang yung mga 30 seconds ng buhay dito ng Team Anarchy. Yeah. Actually, bro, uy, okay. Okay, nagamit yung Curse of Crow para kay Eren dito. That was really nice. Wala rin pa rin maiba to. Yung Farsa, because the energy impact is already burned. Hindi mag-flicker si Rapidot. Nagpakita lamang siya. Pero mauuna doon would be of JNA starting here onto the Turtle. Higsa building up. Nasa may pinakarapan si Parang Trevor. Lapit siyempre dito si Kevlar. I think laban na properly. Ayun na nga, nakuha na nga with the Feather Earthstrike. They're going in for the Trevor. Nakuha ang first blood. Boom. For the side of the Anarchy. Another 1-2-for-1 exchange. Kapalit naman ng isang Turtle Demon CJ. Umaatras. And naispatan siya na open ang buff dito. Auto invade habang si Louie ay na magpagpagante ay nahinto ang kanyang falling Starwin Starmoon dahil kay Prince with a triple E. Well, wrap up with Juicy Lemon, ladies and gentlemen, of the first skirmish and fights na nangyari dito between Anarchy and JNA, no? Yaya nga nang sinabi natin, Prof. B, mas madali i-pull off yung composition ngayon ng Anarchy despite the squishiness that they have. Early game will fall into them. Curious talaga ako ano pa rin ang parang impact ng isang Rafaela talaga. Ganito ni Trevor, no? And still, it's not really shining so much with one death already on her pocket. Oh, daan-daan lang eh. Up until makapag-scale up itong JNA Esports, wala rin pa naman makuha talaga eh na specific pick-off yung Hayabusa nila. If ever man meron, which is si Prince, ang kailangan niyang huliin dito. Good dodge! Nagkakapakiramdaman itong dalawa. Alam niya may possible pick-off. Yun yung usually na ginagawa mismo ng isang Hayabusa at aabang lang. Pag may naligaw, yun na, there's a jump in at Chani as well.
sinubukan lang kung may mapapa-atras. You need to relax. Para dito sa laban natin, rapid not being seen here by Demon CJ. Very curious nga. Tingnan nga lang natin yung God between the two retries. Parang lamang na lamang na eh, si Sensui compared kay Demon CJ dito. Yeah, 2519, no? Tingnan mo naman, pre! Hoods na hoods! Si Demon CJ, patlong cloak yung suot, pre! Or kalimagad. Gina G! Diba? Oh, pre! Gina G! Gangsta! Ganun ka ka-hood! Diba? Yan yung real OG! Patlong hood! Puro ano real lang! Real OG! Or kalimagad! Triple hood! Diba? Where are you from, homie? And now, with the unstoppable force ng tintis ang kanyang ejector, pop gun, deadly magic! Habang sasalubungin naman siya ng mga real OG dito, pulado, stand si Sensui, tinataka-taka na, last insanity sa mukha, medyo nalate ata with the shaman force, sinusunog ang yelo tinutuna with that pop ang kanyang feather ersek, kaatras sa mga miyembro dito ng JNA auto-open, bigla naman ang kanilang turtle sabay post sa gitna. Nakakapang-alala, pro, kinukulang sa damage yung ano, JNA compared sa Anarchy. Mas palong-palo yung sa Anarchy, okay na okay yung si Batang X. Kayang i-burst ng Harley, yung Esmeralda natin. there was a big embrace done onto that top lane side. To the point na walang namatay masyado sa Anarchy. That they were able to buy time for Frenzy, yung Farsa, to arrive and drop that feather airstrike. Buti na lang din, walang namatay doon sa GNA Esports right after the peak of there by the Harley. Pero ayun lang, I feel like kulang sila sa damage. I'm not... Last insanity eh! Kailangan talaga, dun yung damage eh. Yun yung rason why you want to accelerate. Why you put a retribution on this X-Borg? Eh? Ang problema din, yung ano, yung X-Borg, hindi na, I do understand, uptime ang habol nung X-Borg. Hindi siya damage build eh. Sa mid-game fight na to, isipin mo suot niya tatlong hoods. Instead of ano, building, goods na goods eh. Goods na goods, all goods in the goods hood. Instead of physical attack dagger na item, di ba? Mm-hmm. Normally, yung normal na expert may physical attack dagger na item. Ito sa kanya. Puro defensive item, naka-retry pa yan. Oh, di ba? So talagang hirap niya sa bayan pag sa early game. Galawang homie eh. No. Galawan mo. Babies in the streets eh, sinilang sa Cubao. Pera-pera lang. Sa tagumpay ay uhaw. No, diba? Iba-iba yun. Well, malaman natin, no? Malaman natin. Ano yung reason? There is definitely composition here. Whenever you see something that you don't understand, that is actually an opportunity of learning. And right now, eto yon, ano kaya yung background talaga? How will this work? Etong item item pathing ni Demon CJ. Naging chop suey eh. No? Mahal na! Mahal na! Mahal na yung chops ngayon, ha? Oo, mahal na chops. Pataas ang pataas ang presyo. Now, pagbakan natin dito sa kanilang turtle na ispatan at naunahan sila ng JNA, may pagbawi ng konti in terms of their turtle with a feather airstrike sa dalawang miyembro. Nagkahatian din, dinoble kill na rin nito ni Habos. And this is good for the side ng Anarchy and very bad para sa mata ko, para kaila Manjin tsaka Roblo na. Oo. Kakainis. Kakainis. Oh, free and senior. Ang ganda nung cut. Ang ganda nung cut na ginawa niya eh. Asking Curse of Crow, two-man stun. Tapos, ang hiris lang nung follow-up ng ano, ng Benedetta, di ba? Oo. So, that's your next book. Ladies and gentlemen, the leading ng Anarchy is now evident. Kung ano man yung plano ng GNA for the late game, kailangan nilang mamanifest yun. Kasi, eto na yung impact ng Farsa. Lagi lang, rotate and you will catch someone with a feathered airstrike. Still, di ko pa rin alam ang nangyayari sa Rafaela. 0-3, very much similar on the Rafaela na nakita natin kanina. And they're going in very bad para sa isang Johead. Nakuha naman nila. As long as nakakuha daw sila ng isa, okay lang. May kapalit na nakuha naman ang buhay dito ni Demon CJ. And that is their core. Another one kasama ang kanilang Esmeralda. 10-2 ang ating score, hindi makabalik sa pagkalubog ang Team JNA. Hirap ng lineup na to, may Lapu-Lapu ka, may Rafaela ka. There are a lot of parang
not really easy conditions to pull off with this kind of heroes. Habang yung kabila, parsa-parsa lang. Dapat yung parsa yung nape-pressure eh. If you are playing against a parsa, diba, that's actually the common strategy right there. Nice bait by Aaron against Prince's Feathered Airstrike. Pero still, there's really no reward na nakuha naman doon yung JNA Esports. Eh, nakita natin na kung paano nagmamama etong si X-Bot or this Havos. Kung paano niya chaniin that is lapo na napapaatras niya. Meaning, yung item niya kaya nang tumagos sa balat mismo ng isang Kevlar. Kevlar vest ka pa naman, dong. Pero tinatakusan ka dito ng mga damage na nagagaling kay X-Bot. Man, wala nang inner outer turrets na up dito sa side ng JNA Esports. May dalawang inner turrets na lamang na natitira para sa kanila. Meanwhile, intact pa ang base dito ng Anarchy. And now they're already advancing towards the campaign here down to the purple buff side ng JNA Esports. Ay, nilagot kung anong firepower meron magagawa dito yung JNA Esports. Kung sino pa yung support, siya pa yata yung merong... Feeling ko lang ha, feeling ko prop, pag naglabas tayo ng data, kung si Aaron pa yata may pinaka most damage dealt dito. Oo, iba yung binibitawan dito eh. Yan, Aaron. Pero now support going in. Ha? They want to take etong si Farsa. Kaso papalag si Farsa. Boom. Summon Force. Boom. With a combination of either Airstrike, Demon CJ backing away using the class insanity not to kill but to escape. Sumasampa si Louie paatras as well as si Aaron Shadow paatras. Aabante ang Anarchy. Eto na si Lapu. Is it enough? Ejector palabas with unstoppable force. Pick off after pick off jump in si Louie pero sa fake jump hindi naman talaga ako go at aatras ang Anarchy dito. Indeed, of course, I think kaya na yun, kuha na lang talaga ng Anarchy yun. Hanit bin na yung JNA, nagmaasimpa, baka mas nadagdagan pa lalo yung lamang ng Anarchy. Pero I don't really find any sync right now mula sa side dito ng JNA. And at the way it looks, ang kailangan lang action config dito ng Anarchy, wala, buy time, humarap lang, kahit si Xbox dito, tingnan mo, kaya yan ganyan kaasim, kaya ganyan yan kainit, kaya niya talagang brasuhin yung tatlo. Grabe, oh. Yung mga miyembro dito. Tinan mo naman, oh. Dalawa mismo humarap. Pinider ka pa sa mukha. Oh. Pati yan, eh, pinapanis pa mismo. Anarchy doing a great job. Increase na naman ang gold nila for 7K. Kay Xbox lang, tol. Kay Xbox lang. Sapat na. And ang dami nabibiling oras dito. Si Aaron ginagawa yung best niya ng mga pag-wave clear. Really very curious, naka-lapo-lapo ka, naka-Rafaela ka, yung retribution mo, nasa may Johed, ay nasa may X-Board. XP. I think it's asking too much, no, on a comp. It's a very tight comp na maraming complications to really pull off. Aaron! Oo nga eh. Ito na, ja-jump in na dito, sisilip lang lagi si Aaron dito. And every time din nakikita ni Fringe, si Aaron, siya lang yung binubomba ng Feather Earthstrike eh. Hindi sila nagtitipid dito. Sensui, alam nila open ng Lord, wala na naman magagawa ang JNA dito. 14 to every 7 na pinapatay ng Anarchy, isa lang ang nakukuha ng JNA. Now, ang laki ng kalamangan with that additional 6 man, that is the Lord. For the side dito ng Anarchy, Ugi Shadow Kill, they wanna pick off Parsa will fall for the next 25 seconds. Okay lang, wala ang Parsa. May kasama silang Lord dito, babakbak ang Anarchy sa bandang baba. That's actually very ideal lang nga sa JNA. Bahuli nila yung Farsa. It was a mistake by Prince doon. Pero still, I really believe kahit walang Farsa dito, nakabang lang sa totoo lang para magparamdam din yung Harit. Ayan o, si Yasuo andyan lang. And ang pinaka-problem nga, frontline pa lang, kay Xbox pa lang, sapat na para matanggal yung mga letra dito sa pangalan ng JNA Esports. Now we have the Lord already knocking it towards the inhibitor chariot. That's gonna be an electrifying blow na kinas din siyempre ni Xbox na maalam ang unang bayani ng ating bansa, Lapu-Lapu. And now members dito ng Anarchy ay grupo-grupo going down onto the bottom lane as they remove another inhibitor. Butas ang gitna, basag din ang baba. Aabanted, kaya na ata itong tapusin ng Anarchy. Summon force nila pag wala nang lilingon pa. Tumalo na rin ang kanila Esmeralda. Louie backing away right after the jump in. Kasi nilapag na ang summon force. They want another turn dito. After ng first wave, aabangan ata onto the top ang gustong pagliko ng Anarchy. Yun ang naispatan dito ni Rapidot. Habang may pagliko naman si X-Bot, Yasuo, and Prince. Babasag ng Tori nga dito sa taas. 16-3 ang ating score. Wala pang magawa masyado. Jerry dito pa ni Shin. Na-imagine ko na lang na naka-ready na sa camera sila man, Jin. Pa-appear na.
Pa-appear na yung dalawa. Pwede na eh. Oo. Wala nang inhibitor. Wala nang inhibitor turret. Wala. Ang natitira na lang yung base side ng GNA dito. 11 minute tayo. Iwala pa tayo sa Luminous Lord timer pa rin. Outer turrets are still intact sa side ng Anarchy. Alam mo na eh. Alam mo na. Matik. Listan mo na. Listan mo na nga kung ano talaga magiging resulta. Look at that. Almost going in sa limang miyembro mismo ng JNA. Ganon siya kakumpiyansa na kaya niya mamain at kaya niya makalabas dito with an ejector. Nasa unstoppable. And unstoppable na hinahapon po Prof. B. Fringe going in as well with a feather earthquake. And nakinapos lang ng damage to take down habang si Aaron sinalo niya ang deadly magic. Mm, sabog sa mukha mismo ang Aaron dito. Parang wala lang nangyari kay Xbox doon. Grabe yung regeneration. Grabe yung spellback na pwede gawin ni Xbox onto the dash. Kanina tatlo-tatlo yung pinagsasabay niya. Ngayon lima, baka kulang pa kahit ibang player sa next game. Pwede na. Zaman first being casted here on top of the feather there. Strike mo ng pangharap. Of course, ginagawa rin siyempre nila Louis ng JNA. Yung kung best nila. Nahagip nila si Prince dito. Pero tandaan na itak pa rin ng mga membro ng Team Anarchy. Rapid dot into the front line. Na-ejector ka agad siyempre sa backline. Dito si paring Trevor. Paalam pa rin yung Rafaela. Hindi ko pa rin lang kung bakit nandiyan yan. We also have the members ng Anarchy. They mean business. They want the camera shot. And I think they'll be focusing on to the base now. Yeah. Ladies and gentlemen, Anarchy takes the series 2-0 for this game. Ayun, tinapos na. Palakpak naman yung mga bata. Inuuto lang kaya ng dalawang yan. Pira-pira. Wala na makambang yan. Sabi sa inyo. Kaya lang. Hindi rin nagsasalita. Lagi. Ano ba? Iusin nyo na. Sira na may camera nyo, Jin. May payan, The chest lang. Zero. Parang siya yung lumaban. Parang siya yung lumaban. Ang bag, do.